Hey, it's Sabado na naman mga GGB. Siyempre, every Saturday, ang ating bisyo, eto na, ang gandang gabi binyan. Ang numerong unong bisyo dito sa binyan. Ano, bubulul ako? Ano ba yan? parang last week lang. Oo, parang last week lang. Medyo bulululan ako. Anyway, magandang gabi sa lahat ng ating mga kabisyo, ang mga ka-GGB natin dito sa binyan. Of course, isa na namang masayang Sabado, ang ating pagsasama-samahan. Siyempre, kasama pa rin po kami. Benz, Keka, at maya-maya pa mga kasama natin ang inang Elsa Lady Tagay. Maya-maya so, yung lang inang yan. Elsa. Inang Elsa, oo. Kuya BJ, we miss you. Ay, ayan. We miss you so much. Pasalubong. Oo. At syempre, to open up our, anong tawag dito, episode. Kamusta ang weekend? Okay naman, medyo nakaka-move on na ako. Ay, oo. Nga pala. Pero salamat sa mga nag-offer na magbibigay sa akin ng tuta. Baka naman ano, pag pinuntahan kita sa inyo, puro naman puro na tuta. Bibigyan kita. Salamat. Tapos si Kuya Kiro nag-post pa nung dog, kaya medyo na ano talaga. Oo nga. Ano ba 'yun? Ako doon. Hindi ko nga alam yung story, pero si nag-post kasi. Yun. Ah, ganoon. Namatay namin haso. Nako, napaka-cute pa naman. Anyway, hello sa mga dog lovers out there. At syempre, hello sa inyo. Binabati ko rin, of course, ang lahat ng mga tatay out there, especially sa aking tatay, Tatay Botong, Leopoldo, Orlando. Maraming salamat sa lahat. And Happy Father's Day. Happy Father's Day to everyone. Happy syempre Father's sa Day. Sa ama ng lungsod ng Binyan. Mayor Arman Dimagila, happy Father's Day. First Vice Mayor Jel Alonte, Happy Father's Day. Kuya Steve. Happy Father's Day. Happy birthday to Lisa, sasabihin ko. Happy Father's Day sa lahat ng tatay. At syempre, pabati na rin sa mga kasamahan ko dyan sa The Legends Comedy Bar. Dyan sa May Olivares. Open na kami. Oh, saan to? Sa May Olivares lang yan. Sa may tapat ng Yamaha at IET. Ay open na kami. At mag-iisang linggo na po ang aming soft opening dyan sa The Legends Comedy Bar. And of course, FRC Bar sa May Kanlalay. Nandyan po ako mamaya-maya lamang. Kailangan maraming bayarin. At syempre, upstairs Comic Lounge sa Muntinlupa. Abot tayo doon hanggang doon. At saka ngayon, ito ongoing ang finals ng 3rd Mayor Armand Dimagila Inter-Barangay Basketball Tournament na nagaganap dito sa Alante Sports Arena. Correct. Kasalukoy naglalaban ang Barangay Malaban at Barangay de la Paz. Napakainit na laban. Nakot, mukhang kakabugin ito ang laban. Nang laban ng ano ha? Toronto ng Raptors. Toronto at saka ng GSWD. Na GSWD. mga ulila. Naglalaro. Ay, nakot, teka lang. Makamagtampo sa akin ng ano, Mela Divas Food Hub sa May Kalamba. Nako, andyan ako everyone. Gusto mo yung GSWD para sa mga inapi. Para sa mga inapi at mga natalo sa pustahan. Ay, at saka kahapon, Friday, in-announce na ng Pag-asa ng officially tayo ay nasa panahon na ng tag-ulan. Akala ko inannounce ng Pag-asa na wala ng Pag-asa ang mga umaasa. Diyos ko, napakasakit. May Pag-asa pa. Kaya sa ating mga tagapakinig sa dito sa GGB, tutok lang po dito sa 87.9 Radyo Binyan para sa mga updates. Siyempre, alam natin kapag tag-ulan, yung mga cancellation ng klase. At saka yung mga lugar na prone sa baha, tayo po ay laging mag-iingat. Monitoring ang level ng tubig sa mga ilog. Kaya ayoko nagsiselebrate ng birthday ko eh, tag-ulan. Bakit? Ay, magba-birthday na. Ay, hindi ko dapat in-announce. Ihanda na ang birthday episode. Mahirap. Nakakatakot. Baka magpunta mga dyan. Also, again, since panahon na po ng tag-ulan, mga kababayan at sa mga katabi nating lungsod at bayan, tutok lamang dito sa 87.9 Radyo Binyan. Correct. Para sa mga updates at situation, cancellation ng classes, at kung ano-ano pa, dito lang po yan sa 87.9 Siyempre, mag-iingat po ang lahat, maging alerto po tayo. At hello nga pala sa mga kaibigan at mga anak-anakan ko dyan sa Monte Grande Empire Organization, especially sa Tyrell Kingdom. Magkita-kita tayo mamaya na sa susugod silang lahat sa FRC. Ayan, ang daming nangyayari. Ang daming ganap. Ano ba mga ganap ngayong week? Aside sa pagkaka-ospital ng veteranong aktor na si Eddie Garcia, ano pa ba ang mga ganap ngayong linggo? Kanina medyo may nabasa ako sa social media na medyo critical ang ano, kaya pagdasal po natin. Oo, pero pakiusap naman sa lahat na nagkakalat ng fake news, naku naman. Oo. Maawa naman kayo sa family. Alam mo, yan ang medyo sakit sa social media. Mm-mm. EJ diba? Santos, hello, The Mansion. Ate Katya, hello sa iyo dyan sa Kalamba. Ate Joanna, hello.
At saka ano pala, congrats. Saan? Doon sa, na-launch na yata yung Playboy book, no? Ay, oo nga pala. Congratulations kay, ano, kay Ana Savalia from Santa Rosa, Laguna, iba. Ang ating Playboy Playmate. Oo, iba ang pa-autograph. Gusto mo rin bang maging gano'n? Aanihin ko naman yun, Diyos ko. Ay, akala ko, bibigyan mo ako ng copy ng magazine. Baka pabalik hindi, ko lang. Baka gusto mong mapicturean ka ng mga ganyan. Pwede naman. Ayan. Diyos ko, it's my honor and privilege para mapicturean, ma-photoshoot ng isang Benz Borja. Diyos ko, magte-trending ka. Oo. Di ba, nag-trending yung pictorial mo sa akin last birthday concert ko. Ay, oo. Napakahusay nun. Eh di may birthday concert ko. Hindi ko sure. Magastos. Ay, nako. Oh, speaking of trending, ano bang pag-uusapan natin ngayong gabi? Nako, eto na nga. Speaking of trend, kasi nauuso ngayon yung mga pinopost sa yun na naman ako. Sa social media. Oo. No, ang dami ng mga nagsusulputang mga... Katulad na kasama natin sa People's Night na si Ima Uga... na nag-trending. 4 million views ang kanyang si sayaw. Si Ima. Speaking of Ima, itong isa sa mga bisita natin, na-interview niya si Ima. Ah, really? Ako mamaya, malalaman natin. Malalaman natin. At saka talagang napaka-swerte natin, especially sa mga nagpaplano. Kasi ngayon ha, ang daming nagpaplano at nagbabalak. Mm-hmm. Na maging katulad nila. Oo. Kasi iba ng media ngayon. Kasi noong time natin, diba? Pag meron tayong gustong panoorin, aabangan natin. Ngayon, by demand na. Kung kailan mo gusto. You can upload it anytime, anywhere. Diba? Dati kasi mag-aabang ka pa ng pirated na kopya sa DVD. Dati pag gusto nating manood ng CD, talagang... Diyos ko, hindi ko na naabutan yan, no? Hindi, no? Ang mga naabutan ko ng cartoons, mga ano ba? Boltes pa. Charot! Mas luma yan. Mas luma yata. Anyway, umpisa na natin ang ating balitaktakan. Ako, for sure, maraming mai-inspire at saka maraming gaganahan lalo. Lalo na yung mga na... Ako, personally, gusto ko talagang maging katulad nila eh. Ay, ako din. Alamin natin paano ba. Kuya tayo. Diba? Ano yung gano'n? Paano yung ako din? Ako din. Alam mo, feeling ko dito sa GGB, pabakla na ng pabakla. Oo. At saka kinakabahan na ako sa'yo every week. Ako din. Tama-tama na si DJ. Just me. Oh, ito na. Pakilala natin sa aming kaliwa. Si Vin Escueta ng Vin Vlogs. Hello, hello. Bati ka naman, Sir Vin. Yo, what's up mga ano? Kabinyan, ano sa GGB ngayon? Hi sa yung lahat. Hello, welcome sa GGB. At syempre mula sa Pix and J Adventures, ang kalahati ng Pix and J, si Pix. Si Pico y Sevilla, mga kaibigan. Bati-bati. Bali, Sir Rafi. Joke lang. Bali, ay mga katropa, Pix po ng Pix and J Adventures. Magandang gabi sa GGB sa 87.9 Radyo Binyan. Ayan. At syempre, ang isa pa sa mga malalakas dito sa mga vlogger dito sa Laguna, si mula sa JTV Katagumpay. Yes. Walang iba si Jay Lasian. Yes. Thank you Sir Benz for having us tonight. Ayan. English? Malalim? Mukhang ano ha? Seryoso kang pageant yan. Oo. So, yan, ang gwapong vlogger nito. Matutuwa nito si Nailed mamaya. Ayun ako, makikilala nyo kung ano pa. Oo. Ang gwapong vlogger Nailed. Mukhang ano, mukhang may magko-cover na ng Elsa Diaries mo. Naririnig ba doon sa labas? Ewan ko dyan. Anyway, naku pa shoutout daw sa ating kasamaan sa People's Night si Jello, Angelo Tobias Manansan. Ay, oo. Ang ating katropa dyan, aking pinsan na si April. Hello. Walang lead wall kung wala yan. Correct. Ay, naku. So, eto na nga. Tanungin na natin. Umpisa na natin ito. At siguro, itong tanong to para sa inyong tatlo. Ano yung paano kayo nagsimula? Ano yung nag-convince? Sino yung nag-inspire? Tatlong question na dyan. Bigat ang kanila. Oo. Paano? So, ako na sagot. Sige, ikaw muna. Nag-start ako mag-YouTube. Bago pa lang yung YouTube sa 2010-9. May mga explicit content pa sa YouTube. Yeah. Gumagawa pa ako ng ano noon. Gumagawa pa ako ng mga mala... Moy-moy palaboy style nun eh. Mm-hmm. Sila yung mga kasabay namin. Sila yung mga sumikat. So, nag-evolve lang na nag-evolve from gawa ng mga skit. Then ngayon, na susubukan ko naman, nalilinya naman ako sa pagbablog. Kasi nga, yun naman ang linya ngayon ng mga usong sa YouTube saka sa Facebook.
pag sinabi bang vlog, anong nagmagde-define ng isang normal na video versus isang vlog? Or paano ba masasabi na ang video na ginawa ay isang vlog? Vlog, oo. Pag yung content talaga as a video itself. Ano kasi pag video may script, may susundan na script, may tamang ilaw, may tamang exposure, tamang ilaw, tamang exposure. Tapos may story din yung susundan. Mm-hmm. Ang vlog kasi, kadalasan kasi ng vlog, yung raw. Oo. Yung daily raw na nangyayari sa buhay, sa activity mo, kaya yun ang ang vlog. Oo. So parang out of nowhere video. Yeah. Meron no. Pero minsan may manakita ko may feature, baba, event, yung parang ang tawag doon sa ganun, first person experience or view. May pattern siya. Pero minsan talaga kasi mayroon lang silang parang susundan na flat, pero wala kalagang proper na storyline or script. Kumbaga parang may pinuntahan ka, tapos may kasama kang tour guide na parang nakakwento. Mm. Pero may may sinusundan na kailangan gantong minutes, oo, or kailangan may gantong opening, or wala naman? Depende, kasi mostly naman wala naman siya. As in, magsa-start ka dun sa, kumbaga, journey mo talaga nung baga ng vlog. Kumbaga, ang kasi niyan para sa amin na yung vlog kasi is more like journal mo, mm-hmm, which is nilagay mo siya sa video. Yun yung para sa akin yung vlog. So parang ito ang diary sa ngayon. Yes. Open diary. Pwede mo dati kasi pag diary sa iyo lang. Tsaka tinatago yan. Ngayon, open diary. Ito Cardo. Sa Maraclara. Sa Maraclara. Since si Pix, nagsalita ka na, i-share mo sa amin, paano ka nag-start dito sa vlog? Ay, bali, Friendster days pa. Hindi pa siya Friendster. Hindi pa siya vlog. Nagsusulat na talaga ako sa Friendster ng mga vlog. Tapos, pero before, during the Friendster days or Friendster time, anong tawag sa kanya? Is it vlog pa rin ba talaga? Hindi, vlog. Vlog. Ah, okay. Writing. Kasi ito si Picoy, hindi natin natatanong. I-share ko na, si Picoy, talaga to, writer talaga to. Tumusulat to ng mga tula. Yan. Alam mo yung huling hakbang? Hindi. Yung ginawa namin na short film na nanalo sa film festival. Buhayani. Sa Buhayani. Siya ang sumulat noon. Isa sa mga sumulat. Actually, yung sinulat ko din yung tula. Bali, yung storyline niya. Parang collective siya. Collective siya ng mga marami ding tao. Mm-hmm. Sila Kuya Ben, sila Ate Jackie. Ibaba, hatiin natin. Going back, Friendster days. Nagsusulat ako sa Friendster ng vlog. As in, yun talaga, parang open diary talaga siya. Mm-hmm. Nag-transfer ako from Friendster to WordPress. Parang mas malaki yung coverage. Mm-hmm. Mas maraming viewers sa WordPress. Doon naman meron pa ba niyan, yung WordPress? Meron siya. Parang na lang siya ngayon, template siya ng mga bagong website. Diyan ang gagali yung mga fake news eh. Mm-mm. Diba? Mabilis kasi gumawa ng article, tapos pag na-share, boom, 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 boom. So kailangan siyang tanggalin. Charot! nagbiglang nag-boom si YouTube na nauso yung vlog nga. So, I've decided na, why? Try ko na rin kasi since galing naman din ako sa vlog. Mm-hmm. So, pwede naman din ako mag-venture out nun. Tsaka mas maganda yon, mas malaki yung coverage mo. Yes. Diba? Mas marami kang may inspire. Mas maganda pa din yung may visuals kaysa sinulat lang. Oo. Ako minsan pag naririnig ko kasi parang hindi ko na-appreciate, pero pag napapanood ko, ang ganda pala. Mas mabilis sundan. Yes, exactly. Yun din kasi yung napansin natin na mas marami ngayon yung mas preferred nila yung video over written na mga vlogs. Oh, dati yung mga nobela pinapalabas na lang sa teleserye ngayon wala nang nagbabasa. Yung mga stories sa pocketbook. Oh, yung mga pocketbook. Ano yun? Yung Precious Hearts Romance. Precious Hearts Romance. Dito naman tayo sa isa natin. Kay Papa J. Paano ka nag-start? Before kasi, nagagawa na rin kami ng mga pranks before, pero hindi ko alam na yun yung mga nauuso nun. Parang gusto ko yung pranks niya, pranks porter ba yun? Kasi yung nauuso nun si Moy Moy Palaboy, yung nag-trending before. Then, nito lang, lately, napanood kung kilala niyo si Kong TV, meron siyang nag-trending na video na yung 10 utos ng vape.
So, sobrang na-inspire ako doon. Sabi ko, parang, why not itry ko yung pag-vlog tulad noon. Tapos, siyempre, before nga, nagsusulat din ako tulad ni Sir Drix ng mga story-story, gano'n. So, nag-transition ako sa vlogging. So, yun, pinatok naman ng tao. More on documentaries kasi yung ginagawa ko eh. More on issues sa Pilipinas. Pinupuntahan ko yung mga tulad ng Manila Bay. Pinupuntahan ko siya. Tapos, syempre, may mga credits kasi na hindi pinapakita sa TV. Doon sa channel ko, doon ko pinapakita yung mga tao talaga na dapat yun ang bigyan ng credits. Kasi so, pag neto ni Jay, kung so, ipa-follow mo yung video niya, kung saan-saan siya nakakarating. Pa-follow ko nga yan. Alaska, ayan, Mount Everest. Nagbablog siya doon. Hindi, parang recently you're in Puerto Galera. Yes po. Then sumama siya doon sa San Antonio, Binyan. Panata. Oh. Kinover niya yung nagpe-penitent. Kasi hindi nakikita ng ibang tao yung tunay na nangyayari. Kasi hindi naman talaga pinapray ito yun. So sa channel ko, doon nila makikita yung tunay na. Mm-hmm. At least nakikita natin yung different atake nila when it comes to vlogging, no? Si Vin ba, anong type? Oo, anong forte ng vlogging or sa music ay genre ng iyong mga vlogs? Well, ang ano naman, ang genre ng vlogging ko is more the ano eh, random eh. Kung ano yung lugar na pinuntahan ko, i-share ko yung experience ko doon. Mga highlights ng pinuntahan ko, like nung last upload ko, nagpunta ako ng yung toy museum ni Excel Sebastian sa Alabang. Hinighlight ko yung anong makikita mo doon, anong pwedeng makita mo doon. Then nag sideline kami ng tropa kong naghanap ng shoe shopping, kaya kasama yun sa vlog ko. Kaya random ako eh pagdating sa vlogging. Kung ano yung nasa isip kong that day na gagawin ko at nagawa ko siya, i-edit ko, ayusin ko, then yun ang i-upload ko. Wala talaga akong pattern na susunod sa utak ko na dapat within this week makagawa ako ng vlog. Wala akong ganun eh. Kung ano yung maisip ko. So whatever ko, comes na lang. Whatever comes sa isip ko, yun ang gagawin ko. How do you prepare for it? Yung halimbawa ba, ang mga minigaya sa akin, Benz, punta tayo sa ganitong lugar. Pag ganun ba, in your mind, sige, iba-vlog ko to, may ganito ng istorya. Nag-iikot na ba? Or parang naaligaga ka? May ganun eh, no? Oo. Yung parang, ay, may naisip ako, parang ganun, naaligaga ka na ba agad na gusto mo gawin agad? Kunwari, a day before, week or day before ako pumunta sa isang lugar, isipin ko na ano yung pwedeng kong gawin doon, pwede kong makita doon, pwede kong gawin na shots doon. Pag nagawa ko yung shots, mas okay sa akin. Pero minsan talaga kung ano talaga yung nasa isip ko that day, wala akong sinusunod na script na written. Talagang isip ko ano talaga ako talaga. Doon, talagang random lang talaga ako eh. Kaya ganun. Ito si Pix. Yes, ano nga ba yung tanong ko? Hindi. Yung content, yung istorya sa style niyo ng vlog ni Jay. Jay. Yes. Nagawa niyo na ba? Kasi feeling ko ini-schedule niyo 'to eh. Hindi 'to yung parang May time na ini-schedule namin yung ano namin, gagawin naming vlog. Pero most of that time, talagang random lang. As in, wala talaga kaming sinusunod na routine. Kasi ang gusto namin parang we will make the most out of our experience doon sa isang experience na 'yon sa lugar na 'yon. So, mas maganda mas raw, mas maganda sa amin. So, kung ano yung makita namin doon, yun yung i-capture namin doon sa mga lenses namin, sa mga cameras namin. Mas kumbaga iyan na lang namin, pagagandahin na lang namin, i-enhance na lang nila. Exactly. Pero parang ano eh, that makes the vlogging kasi much more interesting. Yung parang out of nowhere, yung parang mas may excite yung viewers. Na parang pag-aral na aral yung galaw, parang wala kasing masyadong experience na i-project. Parang sa akin na parang mas nakaka-excite na ano kayang eksena nito? Aabangan mo. Kumbaga sa teleserye sa ano, kadya ng ginto, aabangan mo kung magsasampalan ba sila or hindi. Tsaka ang alam ko may na-issue na diyan sa mga scripted na vlogs. Yes. I-tackle natin yan, yung mga do's and don'ts sa mga marami. Ayan, so teka lang, batiin lang muna natin mga nakikinig sa atin, si Andrea Resurrection
pinusuan si J. Emil. Si Monica De Los Santos, iba Idol kasi. Sir J. Iba si J. Sabi comic bot siya, makita tayo meow, mamaya. Meow, meow. Uy, napapanood ko mga idol ko sa Laguna dito sa Pampanga, sabi Bongga. Ni Joseph. Martin salute. Severino, salute JTV. Oh, iba talaga ang iba, JTV. Iba ang J. Eto, sige, since nandito na tayo kay J, kwento mo sa amin, ano bang, anong mga content, anong mga istorya na makikita namin sa YouTube channel mo? Madami, yes. Tulad ng sabi ko, more on documentaries ako. Ako naman, base dun sa kanila, halimbawa, pumunta ako sa isang lugar, like Baguio, halimbawa. Before kami, nagpaplano na kami, before kami pumunta doon, siguro mga one week before, inaaral ko na kung ano yung meron doon. Like yung kay Drew Arellano, yung biyahero. Oo, biyahero. More on ganun yung ginagawa ko kasi. Ngayon, syempre, nag-expect tayo na maganda yung lugar. Pero doon sa vlog ko, yung lugar na yun, doon ipapakita ko ano ba yung updated na itsura nito. Para, nagbibigay ako ng idea na, halimbawa, this month, ito yung updated na itsura niya. Current situation. Oo, para pagpunta nyo, nasa sa inyo na kung pupuntahan nyo pa o hindi. So siya yung no filter. No, hindi filtered ang kanyang vlogs. Yes. Oh, very no, raw. Oh, hindi filtered ang kanyang vlogs. Bongga yon, bongga yon. Eh, when it comes with ano, with skills. So, paano yun yung kailangan bang isang vlogger marunong mag-edit, may alam sa videography and photography, paano ba? Yes, or may mata ba pagdating sa pagka-capture ng mga... Well, akala ko sabi mo, may mata ba? May mata ba? Tapos nakatingin ko sa'yo, ikaw okay, naman. May issue mo tayo sa mata ba? May problema ba tayo? May eyes. Dalawa kami. Medyo masakit yun. Aray ko ah. Ay, sorry. Ano ba? Ano yung mga skills na... Kailangan ba yun? Basic. O pwedeng i-outsource yan? Ano bang ginagawa niya dyan? May basic ba na qualities para maging vlogger ka? Well, eh. Gusto wala. Wala. Ayon naman sa pag-aaral. Hindi, seriously speaking, wala naman talagang written rule bilang maging vlogger. Anyone can be a vlogger. Mm. Basta may cellphone ka, pwede ka mag-vlog. Pwede ang kailangan lang talaga is basic knowledge on... editing. Mm-hmm. Then doon ka na magde-develop hanggang sa gumaling ka na lang gumaling. Kasi marami talagang nagsimula na vlogger na sa cellphone lang, mumurahin camera lang ang